Nagbabalik po ang Layag Mimaropa ngayong Tuesday, March 30. Siyempre, Leonie Algiri pa rin po ang kasama ninyo. At ngayon naman ay nais nating i-welcome sa ating palatuntunan sa ating huling 30 minutes ang isa pa nating panauhin. Ano? Nasa Zoom na ulit, no? Ang ating panauhin, si Dr. Randy T. Nobleza. Siya po ang Island Innovation Ambassador at the same time Associate Professor ng Marinduque State College. Ayan. Ang pag-uusapan po naman natin ngayon ay tungkol sa pagiging founding member no ng Island Innovation Academic Council nitong College of Arts and Social Sciences ng Marinduque State College. Good afternoon, Dr. Randy. Ay, teka, sandali lamang po. makamusta natin itong ating regular partner. Hello po, sir. Opo. Welcome po sa Layag. Hello po. Ayan. Kamusta kayo dyan? Nasa Marinduque kayo ngayon? Opo, nandito po at abala para sa darating na mga mahal na araw at nakakasa naman yung mga activities. Sige, mamaya pag-uusapan natin pag may enough time pa tayo, sir, ha. Pero unahin muna natin itong tungkol sa bagong balita na ating natanggap tungkol po sa pagiging founding member, no, ng panibagong venture ng Island Innovation, ang Island Innovation Academic Council ng founding member nga, no, ng College of ang College of Arts and Social Sciences ng Marinduque. Tanong po natin, sir, ano po yung qualification, ano, para maging kasapi ng nasabing konseho? At ito po ba ay bukas sa ilan? may limitation ho ba ang mga members? Ang una pong mga miyembro ay 20. So kasama po tayo doon sa 20. At sa Pilipinas po ay tayo pa lang po sa Marinduque ang miyembro nitong Academic Council, ano. Siguro iniisip po nun iba ay malayo, tsaka nasa isla po tayo, so parang isolated, ano. Pero nakakatuwa po na itong Island Innovation ay marami pong miyembro sa iba pong mga isla. Ah, isla. Hindi, ulitin natin. Sabi nyo, isa pa lang ang MSC sa miyembro sa Pilipinas or sa Mimaropa? Sa buong Pilipinas po. Ah, sa buong Pilipinas. Marinduque pa lang ang miyembro. Miyembro. Opo. At ang criteria po para po makasali dito, wala naman pong limit, ano? Pero magkakameron na po kasi ng unang meeting o pagpupulong. At tinasaan po ito sa mga miyembro na hindi po kasi pwede sumali ang individual. Ano? Kailangan po yung academic institution. Ano? Mga paaralan po, mga pamantasan. At hanggat maaari ay meron pong kinalaman ito siyempre sa mga isla, sa usapin po ng likas kaya o sustainability. Tungkol po sa blue economy, tungkol sa kultura, sa biodiversity, sa kapaligiran. Kagaya po nung pinag-uusapan kanina, ano, yung sa Pilsa, ano, sa Kapa. So, ito po, mga isla naman. Ano, at kasama tayo sa Verde Island Passage. Na isla na kahapon. Ayun, siya ay founding member, ano? Meaning, pinakabago nga ito sa Island Innovation, ano natin? Kasi po, ang Island Innovation, eh, bago din lang naman. Okay. Pero ito pong programa nila ay para talaga sa institution. Ano? Kasi po yung aking pagiging ambassador, meron din silang fellowship, meron din silang mga ibang programa. So naka-customize po talaga siya. Ito para sa academy institution. Bawat taon po ay pwede naman itong i-renew at pwede naman pong sumali. Welcome po ang lahat na sumali dito sa Academic Council ng Island Innovation. Kanina binanggit nyo na initially, dahil nasa foundation, 20 institution lang ang i-admit. Tapos, ano yon, magiging annual or papaano ang, para ma-sustain yung 20? Kailangan bang sarado sa 20? Hindi naman po. Okay. Kailan po kasi yung ibang mga institution ay bihamak na mas matagal na po talaga na ano. Na sa larangan po ng island tsaka archipelagic na studies. May mga
research center po talaga sila para dito. So tayo po ay nagsisimula pa lang at maganda po dahil nakikipag-ugnayan naman tayo sa mga NGO, sa mga ahensya ng gobyerno, kagaya po ng Marinduque Council for Environmental Concerns. So kasing itat po ng ating mine spill, ano? So bago ang Verde Island Passage, ay nadyan na po yung Mark Hopper mine tailings spill, ano, sa ilog ng Buwak. At yung po yung ating kasangga at kasama po ang ano, Provincial Science and Technology Center, yung pinakang Department of Science and Technology sa lalawigan ng Marinduque. Ayun. May binabanggit kasi kayo kanina yung nung tanongin natin yung criteria para maging member, ano? May nabanggit kayo na dapat ay engage sa research, ano, ng mga binabanggit niyong topic. Pwede niyo bang maipaliwanag isa-isa or paano niyo maipaliwanag ng husto? Pag sinabi ba nating blue economy, meron kasing green economy. Anong ibig sabihin ng blue economy? Nakakagulat po, ano, dahil kahapon po galing din po ako sa pangalawang bahagi ng pag-alaala sa mine spill. Napag-usapan din po na meron po doon investment code na aprubahan ng sangguniang panlalawigan. Ano? At palagi po po ang Pilipinas ay ganito ang ginagawa. Meron pong investment code. Ano? So, yun, ang prioridad daw po ay green metal. Pinaganda lang pong pakinggan. So, parang alam ko nung mahilig sa tugtugan, black lang yun metal. May green na ngayon. Green. Yung pala ay pagmimina din ang ibig sabihin ng green metal. Kaya ang gusto po natin ay maiba yung pag-uusap o pa ang usapin tungkol dito. Kaya dinadala po natin blue economy. So yung economy po ay tungkol naman sa mga tubig, katubigan sa ating mga dagat at karagatan. Ngayon, yung mga desalinization na mga project na libre, walang bayad, pero hindi natin alam kung anong kapalit. Kaya isipan po natin mabuti. Ayun. So, yun pala yun. More on economy din, pero kung pinag-aaralan doon kung ano yung impact. Tubig. Kagaya po ng Verde Island Passage. Ano? So, yun po ang sa Mimaropa plus Batangas. So, yun po ang lalawigan natin sa Mimaropa at saka yun dati sa Calabarzon na kasama din naman natin sa Quezon at Tayabas. Oo. So anything na makaka-apekto or may kaugnayan sa isang isla, sa isang kapuluan, yun ang pwedeng pag-aralan. Tama po. Kung naman, ang Pilipinas, buong kapuluan naman. So iba-ibang isla. Kung ano yung applicable sa isa, pwede din sa ibang Ayun. Ayun, sige. Pwede ba nating malaman kung ano yung goal o ano yung adhikain talaga, no, ng pagbubuo ng isang academic council? So, ilan po sa mga pangunay na adhikain? Meron po ditong apat. Ano? So, una po, maka-establish ng greater academic focus. Kasi siyempre, madami tayong programa sa engineering, o sa pagdoktor, o sa pagiging guro. Pero wala masyado tungkol sa araling pang-isla at kapuluan. Eh, tayo naman ay nasa isla. No? Para din pong Pilipino na wika. Hindi natin pinag-aaralan, pero tayo po ay apektado. Eh? Pero itong araling pang-isla, nakatuon po o nakafocus sa social, economic, and cultural realities. Ano? Sa konteksto po nitong mga paksa na to. So kung ano po yung kakailanganin at kakaharapin na problema ng mga taga-isla, malamang ito din ang mga usapin ng buong bansa, ng buong kapuluan. Diretso mo, sir. Ang isa pang adikain po ay makapagbigay po ang mga academic institution, kagaya ng Marinduque State University sa susunod. Kaya po meron college na nahiwalay ng arts and social sciences. Dati po ay institute pa lang. Ano? So dahil naging school, tapos ngayon ay ganito na pong kolehiyo ng pagiging universidad. So kung tayo po ay sasali dito sa ganitong klaseng institusyon, kailangan po ay meron po tayong useful resources. At mahalaga po ang resources dito ay yung knowledge na resources, ano, kagaya po ng produkto ng ng pananaliksik. So kagaya po kahapon, so yun natin makakasama sa kabilang college, pero pareho naman MSc, ano?
College of Environmental Sciences. So sila po yung nagbahagi. Isa po natin na kasamahan, si Dr. Banji Mandian. Nagbigay po siya ng kanyang pahapyaw na bahagi ng kanyang disertasyon. Nag-doctorate po siya sa UP Los Baños. At ang kanyang estudyante na ngayon po ay colleague na namin, nagtuturo na rin, well-published na researcher, si Ronel Nolos, ay nagbahagi din tungkol sa mga saliksik na nalimbag na tungkol naman sa tubig. So ito po ay bahagi ng blue economy. At ang pangarap nga namin ni Ma'am Banji, magkamera ng transdisciplinary na center. Ano? At sana magsimula dito sa Marinduque para pwede pong ma-implement sa ibang isla. So ang iba pa po goal o adikain ay ma-maximize po ang impact ng academic research. Ano mo naman yan, research niya, parang kultura, makakain ba yan? Oo. Papapain sa pamilya, baka yung produkto ng pananaliksik at yung mismong pagkain, pwede din pag-aralan. Ano? So, kasama po yun. Tapos, panguli po, Kalyoni, ma-facilitate po ang engagement at collaboration ng iba't ibang mga stakeholder. Ano? So, kagaya niya, may mga proyekto na ganyan, katulad ng green metal o pag-imina, kailangan po ay kasama ang mga stakeholder, kasama po ang mga non-governmental organization, kasama ang mga civil society na mga grupo. At syempre, kasama yung mga gumagawa ng polisiya. At yun nagpapatupad ng polisiya. Kasi bali wala po itong ating pinag-uusapan kung wala palang naglalagay nito sa papel, legislative support, nagiging batas. At yun po yung pinapatupad ng ating mga mayor, ng ating mga kapitan, ng ating mga governor, ng congressman. Ayan po ang ating mga ginagawa sa island innovation. So kung merong tayong nakikita na goal, ano, siguro dapat nating malaman din, may benepisyo ba? Anong magiging benepisyo ng isang institusyon o isang educational institution na sumali, you know, sa council? Opo. Alam niyo po, ganyan din po yung tanong ko. Ano? Sa simula pa lang sa Marinduque, what's in it for me or what's in it for you or for everybody. So meron pong ganansya talaga dapat. Ang mga ilan sa mga benepisyo ng mga magiging membro na academic institution dito ay syempre maaari tayong mapublish o ma-disseminate yung ating mga inaaral na mga kaliksik. Ano? So kesa sa mapublish na, maganda na ma-adapt din ng komunidad. So kung may problema sa pagkain o sa food self-sufficiency o sovereignty at merong ang pananaliksik tungkol dun, eh di pwedeng ma-adapt ng ibang komunidad, ng ibang paaralan, ng ibang isla. So, pangalawa po, meron din pong nakakadagdag po ito sa reputasyon. Ano? Oo, kumbaga, hindi naman palaging masama na magka-meron tayo ng magandang reputasyon. Ano? Na meron tayong track record sa engagement tsaka sa collaboration sa ating mga stakeholder. At ang Marinduque State College ay nagsiservisyo talaga, nagsisilbi sa mga taga Marinduque. Ano? So alangan pa magsilbi tayo sa ibang lugar, eh di doon na tayo sa ating sariling komunidad. Ano? So din po dito, Kalyoni, ay yung posibilidad ng increased academic exposure. So kagaya po nito, meron pong mga viewers, may mga audience, so na kakarating sa ibang ano, sa ibang dako ang ating mga pinag-uusapan dito. So, maaari po maging proposal yan, maging panel discussion o poster na makikita o mga talks na pwedeng mapakinggan o mapanood. At kahit hindi po tayo magkasama kagaya nito, may mga virtual po tayo ng mga paraan. So, hindi naman dahil sa pandemic, bigla nila sumulpot yung ginagawa. Yes, oo. Ang nagagamit po talaga at na ma-maximize natin. So, yun. So, madami palang benepisyo. No, so, dapat talagang ma-encourage natin yung mga institutions sumali sa council. Ano? Yung policy maker po natin, kagaya po na nabanggit kahapon, kasama po ang mga bukal, yung mga mayor, yung mga kinatawan ng simbahan. So, yung mga policy maker, yung mga nasusunod, pwede din mag-benepisyo sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng ugnayan sa mga academics. So natuwa po sila lahat
ngayon pa lang tubig, kahit po nasa refilling station, syempre din naman sinabi kung nasaan. Oh. May mga heavy metal. May mga toxic. So, hindi po natitest nun mga ginagawa sa refilling station. Syempre, mahirap din obligahin dahil mahal din po ang laboratory testing nito. Kaya meron tayong mga instrumento at hindi po syempre libre yung instrumento. So, dahil po sa collaboration, isa pong pinakita ng taga Department of Health dun, telemedicine, bago pa po ang ano, ang pandemya. Pandemya, oo. Umawid, so telemedicine, meron po silang kakolaborate na taga Batangas na ospital at meron din sa East Avenue. So, ano lang, malaking TV, internet at doktor po doon sa kabilang ospital at yung pong mga nurse o doktor din dito sa Marimbuke. So, nagkakaintindihan naman po sila. Teleconsulta, so, nauso yun eh. Opo. Ang huli po ay na benepisyo ay magkakameron po ng ganito pong platform yung mga mananaliksik natin sa mga state college o university na makipag-ugnayan din sa ibang mga taga-isla na may ganitong klaseng interest. So, yun po yung ilan sa mga benefits ng ano. Pagpapalaan. Oo. Diba, habang lumalawak yung horizon mo, no, hindi mo naman sinasarili kung ano yung mga produkto ng iyong mga pananaliksik ay mas masarap kung maa-adapt nga, no? Kung magkakaroon ng kasaysayan yung mga pag-aaral na ginawa, no, ng isang paaralan. Yan, sir, ano naman ho ang may papangako, no, ng MSC? Ano ho ang kanilang kumbaga magiging magandang ambag, ano, para makamit yung adhikain o layunin, ano, ng Academic Council. Opo. Ano so, po aasahan natin? Tinalakay sa aming Pangulo. So, natuwa po siya kasi gusto nga po niya itong i-present din sa aming Board of Trustees. Sabi ko, bigyan niya ako ng panahon para maihanda po ko ano po yun kailangan. So, yung sumunod po kaming nagkita-kita, hindi na po ng aming Pangulo, kundi ng kanyang mga executive assistant at advocacy officer. So, nakapuna po ang aming presidente. Dahil kung magiging university kami, siya ang unang university president. At meron po yan core transformational na core advocacy. So, meron po lima. Kanina may binitisyong lima. Ngayon po, meron pa rin po lima. Pero mabilis na lang po. So, okay. Una po ay sa kultura. Pangalawa po tungkol sa gender. Pangatlo po tungkol sa environment, pang-apat po ay sports at wellness, at ang panghuli po ay entrepreneurship. So hindi naman po ito by sequence o according sa, ano, sa halaga. So ito po yung lima na pangunahin na maaring magawa ng MSC pag naging ganap na university. At bilang instrumento po ng university, itong island innovation, ay maaari pong makatulong alinman po doon sa mga nabanggit na mga transformational core advocacies po ng ating pamantasan. Ay, batiin natin ang presidente, no? I-mention mo naman, sir. Si Doc Dodi po, alam ko po, umaaten po ang ating Pangulo, kasama po ang ating executive assistant, si Sir Alfred, tsaka ang ating assistant to the vice president, si Sir Raul, at nakatanggap po ang MSC ng award sa AACU, ating accrediting agency. Palagay ko top 3 sa pinamarami na pa-level 2 o na pa-level 3 na mga programa. So halos lahat po, kung hindi man po lahat ng programa sa MSC ay accredited na po ng AACU. So yan po ang nagbibigay ng kalidad kung meron po talaga ang isang paaralan. Binabati natin kung gano'n, ano, mula sa presidente hanggang sa mga lahat ng mga opisyales kagaya mo, ano, kaya umaangat ang eskwelahan ay siyempre dahil sa napakahuhusay, ano, na mga tao or mga naglilingkuran sa MSC. So congratulations, sir, ano, yung pagiging dedicated mo ay nagbubunga na, no? At hindi na malayo na makuha na ninyo yung panibagong, yung titula ng MS. Ano nga yun? Marie? Kaya lang, huling Mar-SU po. Mar-SU. Huling, huling araw 30. Na, oo nga. Oo, huling araw na ng March. Let's pray, ano, na dumating na yung inyong recognition. Ano ba tawag doon? Recognition?
or declaration? Full pledge. Full pledge, na, ano, na Marinduque State University. College. University, oo. Wala na tayong oras. Naku, kahit siguro pahapyo sa iyong parting message, sir, mainganya mo or maaya mo yung ating mga kababayan na mag-spend ano, ng kanilang Holy Week sa Marinduque dahil may mga maaasahan silang nakahanay na programa para dyan. Opo, meron po tayong gagawin na proyekto para sa SICRI, Small Island Cultures Research Initiative. Ito po ay tungkol po sa mga tradisyon natin na pang-Kwaresma. No? So, hindi naman natin makukuha lahat, pero meron po akong tatlo na kukuhain. So, meron pong visual art exhibit si Mang Anto Montiagudo. So, ang pamagat ay Tuldok Kuwit. So, abangan nyo po, meron pong opening niya sa Lunes Santo. Tapos muli pong ipapalabas ang sinakulo, pero iba pong sinakulo to. Live performance po at ang ating dubbing director, si Danny Mandia po ang magdidirect. At bago po matapos ang Holy Week, meron din po tayong gasang-gasang festival, syempre sa bayan ng Gasan. Uh-huh. Sa pangunguna po ng Presidente, Pangulo, tagapasimuno po niyan sa Gasan, si Dr. Rex Emmanuel Asuncion. So mamaya din po pupunta din ako sa Gasan, sa Dawis, diyan po ginagawa yung mga pamaypay. Yan. So, shout out na rin po sa ating kaibigan, si Jelaine Sales at kay Engineer Freedom Diliosa. So, mag-uusap din po kami tungkol sa Island Innovation kasi si Diving Master Engineer Freedom ay nag-re-restore ng mga coral reefs. Ano? So, yan po yung masamang epekto ng pagmimina at pagtapo ng basurang mina, pero buti na lang merong kagaya ni Engineer Freedom na gumagawa ng paraan para mabuhay muli ang mga bahura sa ating dagat. Naku, gusto kong ano, kahit maikli lang, paano ba makakarating ng Marinduque? Meron na pa tayong ano ngayon dyan? Operational ba ang aeroplano? Yung Gasa, na doon po natin airport sa Gasa. So, alam ko po, para po ngayong Semana Santa, mukhang ang operational pa lang po ay nating pier sa Balanakan. Sa Mugpug, kung makikita yung Geodetic Center ng Pilipinas. Mm-hmm. So, yun po muna. So, ayaw po natin nabigyan ng false hope ang ating kababayan at mga karatig ng mga lugar. Pero, yun po. Pero pag bukas na po lahat yan, meron pong pier sa Kawit, sa Buwak po yan, di po sa Cavite. At meron din po sa Buyabod, sa bayan naman ng Santa Cruz. So, yan po ay papuntang General Luna. Tapos din sa Cavit, dinadaanan po yan ng papunta sa Romblon, papunta sa Odjongan, papunta sa Tablas, papunta sa Sibuyan, na naglumalaban pa rin para sa pagmimina hanggang ngayon. Yes. Yung mag-spend halimbawa ng kanilang long weekend, ano, makakaasa ba sila ng mahusay, makomportableng paglalakbay gamit ang ating mga barko, mga lansya? Mukha pong pinulong po ng ating sanggunyang panlalawigan ng Philippine Ports Authority para tiyakin po na umaalis sa oras ang mga barko. Dalawa lang naman po kasi barko eh. So pag naiwanan ka ng isa, meron pang isa. Isa pa. At ang alam po, bumalik na po ang biyahe ng isang bus. So diretso po yan, Cubao. Kaya komportable naman po. At marami naman pong legal at may prangkisa ng mga door-to-door. Kaya komportable naman po. So hindi kayong maiinip doon kayo sa loob ng sasakyan maghihintay kung kailangan pong pumila kasi talaga pong dagsa. Peak season po yan. Kaya yan po ang hamon ng Island Innovation na kahit hindi po Holy Week sa Marinduque, eh, meron pa pong attraction. Kaya shoutout din po sa ating mga kaibigan sa Union Local na bumubuo po ng mga startup at mga negosyo na mga maliliit. Nalaman ko sa Island Innovation, maliba sa micro, meron pa palang nano, mas maliit. Mas maliit. Ayan ako, sir. Basta kami po ay katulong, ano, katuwang ng pamahalaang panlalawigan ng Marinduque sa mga nag-aanyaya, no, sa mga gustong bumisita po at ma-experience kung ano ang Marinduque, lalo na ho ngayong Semana Santa. Sige, go, go, go po tayo. Paalam na tayo, sir. Parting words sa maikli-maikli lang talaga, no? Dahil wala na tayong oras. Opo, magkita-kita po tayo sa Marinduque na ngayon pong Holy Week. At alam ko po si Congressman Velasco, may nanda din po malaking event sa Easter Sunday, ano? Yung Alive.
concert, ano, so 11,000, 10,000, taon-taon po, palagay ko, apat na taon na, eh, meron pong ganitong konserto. Kaya, maliban po sa pagtitika at pananalangin ng mahal na araw, eh, meron naman pong kasiyahan. Siyempre, so, may Easter. Po, so, hindi natatapos sa Good Friday. Ano, lagi pong makukompleto yung... At ingat po tayo palagi. Yes, oo. Ingat po kayo. More power sa lahat. Ano, at saka sa mga mamamayan at mga opisyalis ng Marinduque. Na more power po. Thank you so much, Prof. Randy. Ingat po. Yan, hanggang sa muli. Si Professor Randy Nobleza, ang ating pong kapartner, no, sa paghatid ng mga information about culture, arts, and mga gawain po ng MSC at kinasasangkutan ng MSC sa Island Innovation. Ano? Salamat po ng marami. Wala na talaga tayong oras. Thank you. Gusto ko pasalamatan si Kuya Lindon Plantilla, ang ever partner natin dito sa Layag Mimaropa. At syempre, syempre, maraming salamat dito sa mga kapartner natin, mga kabataang trainee, you know, mula sa SLSU and LSPU. Ayan. Sa ating mga nakasama, kay Kuya Egay, kay Engineer Robin, kay Kuya Ding, you know? Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Hindi ko na po maisa-isang i-acknowledge, you know, yung mga nakasama ho natin. Siguro yung iba na lang, ano, na hindi natin mga kasama dito. Salamat po sa inyong panonood, ha. Sana po ay lagi kayong manood sa Layag Mimaropa. Kay Michelle Vizca, kay Renan Rio Florido, Marinduquen niya yan, yan. Kay Ate Josie Vivian Amorin, kay Ate Yangyang, kay Nicole, kay Sir Randy, kay Amaring May, kay Ate Mara Robin, kay Mark Larry. Yan, magandang hapon sa inyo, parang Egay and Camille, kay Lisette, at sa inyong lahat, ano, hindi ko na kayo isa-isa. Maraming salamat po, hanggang sa bukas po ay Friday, wala ako, ano, wala po muna tayong guest, ano, pero mga kasama niyo po si Kuya D. Canto. Salamat marami, tayo po ay nakikiisa, kasi pagdating ho ng Sabado, nandito pa ako, magsama-sama ho tayo sa Saturday, ano.